Yo, what's up mga kaibigan? Dali na tayo magkwentuhan. So bukas nga ay kasado na ang bakbakan sa play-in tournament ng number 7 seed Los Angeles Lakers kontra sa number 8 seed Minnesota Timberwolves. Patungo sa game na ito ay Lakers ang yamado sa iba't ibang betting odds. Ang Minnesota naman ay mawawalan ng tatlong key players. At yan ay si Rudy Gobert na sinuspinde mismo ng Minnesota matapos sa suntukin ng kanyang teammate na si Kyle Anderson. Si Jaden McDaniels, sa primary defender ni LeBron sa kanila mga game kontra sa Lakers. Sinuntok niya nga ang pader. At sa ngayon ay 1-0 in favor ng pader dahil nagtamo siya ng fractured hand. At si Naz Reid na nagtala noon ng 22 points and 13 rebounds laban sa Lakers ay out din dahil sa kanyang injury. Bagamat out ang tatlong player na ito ay ayaw pa din ni LeBron na makampante ang Lakers at mag-relax. Ibang-iba nga daw ang play-in tournament dahil hindi ito katulad ng playoffs na madaming araw ka na pwede maghanda sa isang team. Sa play-in nga daw isang araw lamang ang meron ka. Maganda daw para sa kanila na hindi na nila kailangan mag-travel pa dahil napapadalas daw ang pag-travel nila lately. Ngunit hindi daw dapat sila maging komportable, kailangan umano nila maging handa para sa game na ito. Challenge nga daw ang kahit na sinong team at hindi na iiba ang Minnesota. May mga players nga daw ito na katulad nila Karl Anthony Towns at Anthony Edwards sa pwede kang bigyan ng 40 points at any given night. Meron itong matalinong point guard kay Mike Conley na madaming playoff games na din ang nilaro. Alam nga daw nila ang team na makakaharap nila. So ayun nga po mga kaibigan, kahit na inaasahan na yamado ang Lakers patungo sa game na ito, hindi nga minamaliit ni LeBron ang inexperienced team na ito ng Minnesota Timberwolves. Ang game nila ay magaganap bukas, April 12, 10 AM Philippine Time. Ito ang second game sa 2 games natin sa araw na ito. Ang first game ay ang play-in tournament matchup sa Eastern Conference ng number 7 seed Miami Heat at number 8 seed Atlanta Hawks. Maaalala na pinauwi ng Heat ang Hawks last season sa first round. 4-1 ang naging series nila. Nalimit din si Trae Young sa 15 points, 6 assists and 6.2 turnovers per game on 31% shooting sa field and 18% shooting sa 3 points sa kanilang 5 games. Kaya naman inaasahan na Heat pa din ang magwawagi dito at makakaharap ang number 2 team na Boston Celtics sa first round ng East Playoffs. Ayon nga kay Kendrick Perkins ay kung siya nga daw ang Celtics ay magdadasal siya na hindi Miami Heat ang makakatapat nila dahil delikado nga daw itong team. May playoff mode umano si Jimmy Butler at meron silang mahusay na coach kay Eric Spoelstra. Habang ang Celtics coach naman na si Joe Mazzulla ay first-timer at hindi pa subok na gumawa ng mga adjustments sa playoffs. At maaalala nga mga kaibigan na umabot pa nga sa Game 7 ng East Finals last playoffs sa pagitan ng Miami Heat at Boston Celtics, kung saan isang 3 points lamang ni Jimmy Butler ang naging pinagkaiba ng buong series na ito. Kayo ba mga kaibigan, kung makakalusot lang Miami Heat kontra sa Atlanta Hawks, sa palagay nyo ba ay mahihirapan ng Celtics dito o ibang usapan na ngayon dahil mas lumakas na din ang Boston Celtics?